What's up mga Madjangas? Welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong Madjangas na si Erwin. At welcome po dito sa History Jamsa, ang istorya ng Jamsa Corner dito sa Pilipinas. What's up mga Madjangas? In today's video mga kadyans, magandang hapon po sa inyo at ang oras ay 4:46 na ng hapon. Magandang hapon mga kadyans, no? At kaka-upload ko lang ng video, no? So dito sa video ito mga kadyans, no? Magbabasa tayo ng comment at bibigyan natin ng reaction yan mga kadyans, no? So sisimula na natin, huwag na natin patagalin. So, magsimula na tayo sa kadyans natin si Jetser Jerry Codillo. Ito ang kanyang comment. Sir, magkano ang puhunan ka pasimula sa business? Pangarap ko din magka-jump shop. So, Sir Jerry, wala naman pong definite na halaga kung magkano ang puhunan sa pagka-jump shop. As long as mahaba ang PC mo, ganun po yan. Isang ka mo sisimula, bahala ka na doon. Basta katulad lang din ng magbubuti yan. Simula sa 500, lumago, 1,000, ganun. Pero kung bibigyan kita siguro, kung magbabackyard ka, backyard na jam shop ka sa bahay mo, pwede na siguro 5,000 pag naubos, deliver mo. Importante lang mga kajangas na Sir Jerry, meron kang didelivera na maayos, mataas ang presyo para makasabay ka kung may makatabi ka mang jam shop dyan. At maaari, mag-ikot ka mga kajangas, mag-ikot ka kasi pag nagsisimula ka pa lang. Ipakilala mo, kailangan kasi mga kajangas, number one, meron kang sidecar kung nagsisimula pa lang. Sidecar na bike o kaya sidecar na motor. Importante yan. Kung may, siyempre, hindi ka pakilala sa loob, sa jump shop mo, eh mag-ikot ka na maano nila na iparating mo sa kanila na meron kang jump shop sa lugar ninyo, no? So ganun kailangan talaga ang jump, mga kajangas, meron kang service. So yun, walang definite na halaga kung magkano yun. Depende na lang sa haba ng PC mo yan, mga kajangas. So yun, sana may napulot kang aral. So shout out sa inyo, Sir Jerry Codillo. So sunod naman natin kay kajangas natin na si Sir Franklin Del Mundo from Canada, tapos Sir. So shout out Sir Franklin Del Mundo. Ito ang kanyang comment. Idol, ang tunawan ba may ahente rin ba lahat? Nice tutorial ulit, idol, ingat. Idol, ang tunawan ba may ahente? Meron po Sir Franklin. Ang mga ahente na po yan tinatawag yan, yan po yung mga tinatawag na financier. Tinatawag lang sila ang ahente kasi sila po yung bumibili ng resibo. Sila lang po ang may access sa tunawan na pwedeng magbayad ng resibo sa mga malalaking jam shop. Kasi meron tinatawag kasi dati na cash band yan sa tunawan. Mga Chinese-Filipino national lang ang pwede, mga ganon. Pero alam ko meron na rin Pilipino, basta may cash band ka. Ito lang, di ko lang sure pa kung cash band na to, ha. Kasi nung naririnig ko sa tatay ko, so kasi dati ng tatay ko magkaroon ng mamili rin ng resibo. Cash band yan noon na 1 million. Sa papel naman, may nakapagkwento sa akin, may cash band doon sa kanila lahat conveyor, sila pipick up ng karton mo lahat, sa 7 million naman cash band. So yun mga kajangs, no? So inom muna tayo tubig. So yun, sila yung mga ahente, sila yung bibili ng resibo ninyo, mga Chinese Filipino yan, sila yung mga financier. So yun, mga big time yan, mga basta yun. So sir, salamat sa kay Sir Franklin Del Mundo. So sunod naman tayo sa ating third comments. So galing kay Kajangas na si Sir Richie Boy Boduso. So kanyang comment, idol, lagi kong napanood yung vlog mo, ano pong magandang pwesto para sa pagka-jump shop? Ang dalawa lang po yan, kung magbabackyard kayo o mangungupahan kayo. Kung mangungupahan kayo, hanap kayo ng lugar na matao, mapalengke, ganyan. Basta tatandaan nyo lang, hanapin yung lugar may parkingan yung service ninyo. Importante mga Kajangas, may service. Kasi kung wala kang service, mahirapan ka magpatakbo. Kaya naman, kaya lang medyo hirap ka. Aasa ka sa schedule ng junk shop na malalaki. Maganda talaga may service. So sa lugar, kailangan matao, may parkingan, parang palengke, ganun, eskwelahan, ganyan. Tapos yun, palagi ko sinasabi sa inyo, kailangan may service para iparating nyo sa mga sa community ninyo na may namimili ka ng junk, namimili ka ng mga scrap. Yun. Kailangan matao yan mga kajangres. So yun, salamat kay Sir Richie Boy Buduso. Tao, may eskwelahan, palengke, mas maganda nga may palengke. So yun, sunod naman tayo sa ating
ating pang-apat na comment. Ang comment naman to kay galing sa ating kajangas na si Ma'am Cora Jumor. So ito ngayong comment. Salamat po sa info. Tanong ko lang, ano po yung less percent? Itong less percent to Ma'am Cora Jumor, ito po yung binabawas sa mga kalakal na i-deliver ninyo sa rektahan. Tulad po sa bakalan. Bawat deliver nyo ng bakal, meron pong less 2% yan. Yung less 2% na po, saan napupunta yon? Doon po napupunta yon sa reject. Kaysa maghigpit sila ng pagre-reject, meron na lang silang less 2%. Hindi may iwasan dyan yung ay may mga sako, goma, kasi tayo mga junk shop, hindi na natin papatastas yan. Ibang junk shop magugulang, di ba? Bilata. Ayun. Tapos iwasan nyo lang, pag magtutunawan kayo, kailangan talaga mga junk yung bakal nyo nakabukos. Nakabukos, hindi nakasako. Para maiwasan yung mga bakal ng papalusutan sa inyo na vintage bomb. Kasi sa tunawan, pag nahulihan kayo ng may vintage bomb ang inyong truck, walang bayad po yan. At hindi pa kayo makakapasok ng tunawan na ilang buwan o isang taon. Iwasan nyo magkaroon ng vintage bomb. Huwag nyo kakargaan yan pag sa tunawan kayo. So, salamat po kay kajangas natin si Cora Jumos. Shout out po sa inyo. At sa punta naman tayo sa ating panglima. Kay kajangas natin si Ralph Jelpin Valdez Tamon. So, ito lang yung kanyang comment. Sir, good PM. Subscriber nyo po ako. Palagi ako nanonood ng videos nyo. Gusto ko sana magkaroon ng junk shop. Bigyan nyo po ako ng idea kung paano po ang labanan. Magpasweldo sa pagiging tao ko. Magiging tao ko sa shop. So, kwentuhan na lang tayo, Sir Rob Jelvin Valdez Tamon. Kasi depende po sa junk shop yan kung magkano ang pasahod nila. Depende po kasi yan kung gaano kalakas ang pasok ng income sa kanila o ng profit nila, no? Depende po ang pasahod niyan. Ang ano lang kasi sa atin, swerte lang sa mga nag-junk shop, hindi tayo kasama sa labor of love. Hindi tayo kasama sa labor of love. Depende kasi sa atin kung kaya natin magpasahod ng malaki. Nakikita naman ng mga financing driver mo yan kung malakas na yung junk shop mo. Siyempre, hindi mo sila kasi hilahin mo sila pataas. Hilahin ka na rin nila pataas, di ba? Sila magpapayaman sa'yo, payamanin mo din sila. So, bibigyan ko ito ng halimbawa na lang. Sa tatay ko noon, ang mga sahuran niya sa finante, ang mga finante niya, mga kajangas, naangkat niya yan, naangkat. Kumukuha siya ng mga finante sa probinsya nila. Kasi lalo na mga binata ang kinukuha niya, hindi may mga asawa. Kasi kung may mga asawa na finante, puro balian, padala. Ganun. Naalalayan niya sa ganun, no? Naalalayan niya. Kaya kinukuha ng tatay ko nung araw, finante, at ang sahod ng tatay ko nung araw, ay umaabot lang ng 1,500. Nung araw pa yun kasi matagal na. So ngayon siguro kailangan mga ang sahod kasi ngayon nasa 500 ng finante ang araw eh. Tapos sa driver sa finante estimate na lang natin mga 500 yan isang araw. Depende sa lakas ng junk shop yan mga kajangas ha. Tapos sa driver naman okay lang may asawa at sa driver iba rin ang skill doon. Kailangan bago ka mag-hire, tanong niyo siya kung driver finante siya, driver finante, driver mechanic, finante, ganun. Depende sa skill ng driver. Pag driver lang, hindi siyempre mababa lang. Pag driver finante, yun, pwede yung 700 doon. Kung mekaniko siya, okay na lang mag-usap. Bigyan mo lang siya ng bonus, ganun. Basta ang minimum sa driver, 500. Sa finante, sa driver, 700. Ano lang yan, minimum. Maximum, ganun. 700, depende yan sa lakas ng junk shop. Yung baka nagpapasahod, 1,000 eh. Sa finante naman, mga minimum yan, 500 pesos. Depende pa rin sa trabaho yan, mga junk shop. Kasi ang trabaho ng junk shop ay napakabigat. Kapag malakas ng junk shop, napakabigat yan. Trabahong kalabaw yan. Kasi halos araw-araw, biyahe ka ng biyahe, malakas ang junk shop yun, no? So, yun, sana may napulot kayong aral dito sa video nito, mga kajans, no? So, sunod na tayo sa at maraming salamat sa limang nag-comment, no? Sa kila Sir Jamis natin si Sir Jerry Codillo, Sir Franklin Del Mundo, at si Sir Richie Boy Buduso, si Ma'am Cora Jumols at Ralph Jelvin Valdez Tamon. Maraming salamat po sa inyong
comment at binigyan natin ng reaction na sana may natutunan po kayo at may napulot kayong aral kung meron man. So, kita na tayo sa shoutout. So, isang shoutout. Shoutout kay Sir Jailar Riazonda. Ito ang kanyang comment. Present naman, idol. Pa-shoutout. So, shoutout sa inyo, Sir Jailar Riazonda. At meron pa siyang pahabol, mga ka-jungers. Sa December, idol, bibigyan kita ng pamasko dahil sa mga natutunan ko kayo. Keep moving lang, idol. So, maraming maraming salamat. Ang init. So, maraming maraming salamat, Sir Jailar Riazonda. So, magpapadala daw siya ng pamasko, no? Sir Jailar Riazonda, yung pamasko na yan, ay aabang ko yan at ibigay nyo na lang po, mga kay Sir Jailar, bigay nyo na lang po kay Barag. No, padala nyo na lang po kay Barag kasi si Barag po, yung Pasko yan, buwi yan sa pamilya niya. Buwi po yan ng minsan nga, ispiras na ng New Year siya umuwi. Pero Pasko, binibigyan ko na siya ng pag meron akong talaga, binibigyan ko. So, Sir Jailar Riazonda, Sir, maraming salamat sa ipapadala nyo sa December, no? Yung pera, kung ano man yung bibigay nyo, kay Barag nyo na lang po ipadala. So, no? So, yan, maraming salamat sa inyong Sir Jailar Riazonda. Itamas ko na si Barag. So, yun, hanggang dito na lang, mga adyangas, no? At sana may natutunan kayo. Ang init, sana may natutunan kayo dito sa video to. At kung may natutunan kayo, pakilike naman. At hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking channel, click nyo yung subscribe button at hit nyo yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko mga video. So hanggang dito na lang mga kajans, kukunin nata ako nilud. So hanggang dito na lang mga kajans, see you on my next vlog. Bye bye. Thanks for watching mga kajangers. Yeah.